get it back. Kumusta mga katrupa? Muli nagpabalik si Nick ng Tick Nicholas. Ngayon sa video na to, magpipintura naman tayo. Pero bago lahat, shout out kay Dons ng Paintings, Ideas and Designs. Mabuhay! Mga katrupa, baka nagpaplano kayong pintura ng bahay nyo o kwarto, pero kulang ng budget para sa pasweldo, eh bakit nyo pa kailangan ng tulong ng iba? Kung kaya nyo naman, di ba? Lalo ngayon, ang hirap kumita ng pera dahil sa pandemya. Napakasimple lang naman pagpipintura. Kahit sino kayang-kaya, basta alam nyo lang mga basic na materials na kailangan sa pagpipintura. Kaya, tara, manood at matuto. Mga materials na kakailanganin natin: paint roller, brush, paint tray, stick na panghalo ng pintura, sapin sa sahig. Dito pwede kayo gumamit ng karton, sako o trapal. At ang pintura gagamitin natin para sa concrete wall, ito ay ang flat latex para pang primer natin, at ang white gloss latex pang finishing natin. Dito sa white gloss latex o pang-finish natin, pwede nyo siyang haluan ng ibang kulay na gusto nyo. Basta ang importante, water-based din siya. Dito naman sa kwarto na pipinturahan ko, ang gusto ng may-ari ay kulay pink. Kaya yung white gloss latex, hahaluan ko siya ng isang litrong permanent red para maging pink. Siya nga pala, sa mga gustong magtanong at sa mga magtatanong kung pwede bang hindi na gumamit ng primer o flat wall latex, diretso final coating na. Ang sagot ko, hindi po pwede na walang primer paint kasi hindi po magiging makintab yung pintura at hindi rin po magiging matingkad yung kulay na gusto nyo. Importante din po yung primer para maging pantay ang final product. Okay, natito natimpla ko na yung pang-finishing. Ngayon, hinahalo ko naman na yung flat latex white na pang-primer natin o pang-first coating. Bali, hahaloan ko lang siya ng kunting pink kasi mahirap pahiran yung wall na puti na siya. Tapos, gagamitan mo ng first coating na puti rin. Mahirap mapansin kung napahiran na ba o hindi kasi parehas puti. So, kaya ayan, hahaluan mo natin ang konting pink. Pagkatapos nito, lalagyan ko ng konting tubig para naman medyo lumabsaw siya kasi masyadong malapot. Haluin lang natin mabuti hanggang sa lumabsaw na siya at magpantay na rin yung kulay. Tapos kapag okay na, pwede natin tigil. Simulan natin ang pagpipintura. Huwag kalimutang lagyan ng sapin yung flooring para maiwasan yung mga patak-patak dahil mahirap na magkuskus. Okay.
ngayon susunod na natin yung pang finishing, yung color na request ng may-ari, color pink. Bali dito dalawang pahid ang gagawin natin para mas matingkad at makulay, pantay ang kulay. Okay, ito na po ang resulta. Ganyan lang po ka-easy ang pagpipintura. At dyan tatapos ang ating tutorial. Sana nagustuhan po ninyo. Get it back.